Hey, Gala, kumusta? Mayong adlaw, mayong gabi is tanan nga magsubaybay din ato ang live streaming. Muli mo mong to din yung makasama, Brad Warren Pisiril, o Bang Teokos Pagigauban. Samantang kita, hey, Gala, iksoon mag-hisgot ni ini. Ngunit kayo doon naman yung mga higala na itong dili mo kasabot o Cebuano. Ato nga paningkamutan ang duha nga ito nga dayalik nga ito nga gamiton pag-isgot ni higala. So, gamit kita o galog. O higala, nini nga orasan, nini nga takna. Ating pag-aralan, ating tala ating talakayin mga naganap na matatawag natin na friendly online sharing sa isang nagpapilalang Baptist mga kapatid na kanyang pinatanayan siya na patunay na ang kaligtasan umano ng mga Adventista ay tungkol umano sa sa pagsunod ng kautosan ng Diyos ayon sa kaniyang paksa. At dahil alam natin na ang Biblia at ang Spirit of Prophecy ay nagtuturo kang Kristo na siya ang ating tagapagligtas. Pero hindi ibig sabihin na wala na yung utos ng Diyos. Yan po ang ating aral. At ngayon, mga kapatid, ating pag-usapan dahil alam nyo ba sa naturang talakayan sa kanilang Facebook page, inaamin din na naturang depensor ng Baptist na dahil gumamit sila sa sulat ni Ellen G. White. At alam natin na yung mga ibang mga ibang mga relihiyon sa bayong pananampalataya ay nagbasa din sila sa writing si Ellen G. White. Yan. Maganda po yan. Ang problema lang, dahil mayroong mga tao na ang gusto lang nila is magbasa sila upang kanila itong gagawing para bang gusto nila ipakita na sabihin nila na ayon sa sulat ni Ellen G. White ito yung nakasulat. Pero ang gusto nila na i-atake sa ating pananampalataya. Yun ang kanilang isa sa mga gawain ng mga kapatid. Basa sila sa writing si Ellen G. White at sa mga libro Adventista. Pero alam natin na yung kanilang taktika ay atin na yang nalalaman, mga kapatid. Kahit sino, yan talaga ang taktika. Pero alam natin sa Biblia na kailangan tayong malaging handa sa tulong at awa ng Diyos, unang Pedro 3:15. Ngayon, sa naganap na talaga yan, sa naganap na formal debate sa kanilang Facebook page. At sa unang part, mga kapatid, ating tinalakay kung sino yung naghamon at sino yung gumawa ng paksa. At ngayon, mga kapatid, ating iparinig po sa inyo na nahuli talaga itong depensor ng Baptist at nag-react naman siya sa ating YouTube channel at sa ating Facebook. Sabi niya, wala daw makatalo sa kanya. Yan. Wala daw makatalo sa kanya, mga kapatid. Pero alam niyo ba na sa kahit yung moderator nila parang yung moderator na isang Baptist din at kasamahan niya nakahalata yata na nahirapan talaga at nagkawindang-windang talaga yung paliwanag ng kanyang kasamahan. Dahil ang moderator ay
Parang gusto yata sumali sa aming talakayan. Alam nyo ba na kung tingnan po ninyo ang naturang talakayan, kahit hindi nag-object yung affirmative side, yung kasamahan niya, pero yung moderator, siya na yung nasalita sa kanya. Ha? Yung moderator, siya na ang nagsalita sa kanyang kasamahan laban sa atin. At yung moderator, nag-warning sa atin, mga kapatid, dahil hindi talaga makalusot ang kanilang mga taktika o argumento. Sawa at tulong ng Panginoong Diyos. Ito po, mga kapatid, ating pakinggan ang naturang talakayan. Pwede mo ba mapascreenshot sa kanya yung talatang The Living Bible? Okay. Dito, mga kapatid, ginamit natin ang Living Bible version, Lucas 18:20. Ito pa lang mga depensor na ito. Akala ko ba nag-aral kayo? Alam natin na kanilang pag-aral upang ilaban o ay-atake sa ating pananampalataya. Ginamit ko ang Living Bible 18:20 upang iparating sa kanila na si Kristo mismo ang nagsabi na kapag gusto mo na makapunta sa langit, dahil ang isang Hudyo, isang pangulo ng isang Jewish religious, mga kapatid, isang religyosong Hudyo, isang pangulo sa isang Hudyo, Jewish religious leaders, nagtanong siya kang Kristo. Sabi niya, paano makapunta sa langit? Living Bible po yan, 18:20, sa Lucas. Sabi ni Kristo, kung gusto mo na makapunta sa langit, ito ang sagot sa iyong tanong. Ano ba ang nakalagay sa Ten Commandments? Talagang nabasa talaga yung Ten Commandments. So yung Lucas 18:20 at saka Mateo 19, mga kapatid, versikulo 16-17, magkaugnay yun. Kung gusto mo ang buhay ng walang hanggan, kung gusto mo na makapunta sa langit, sabi ni Kristo, ano ba ang Ten Commandments? Ano ba ang nakalagay sa Ten Commandments? Ibig sabihin, sa naturang sali ng Biblia, kasama sa kaligtasan, dahil ang tanong nga ng isang Hudyo na paano makapunta sa langit, sabi ni Kristo, but as to your question, what is the Ten Commandments? Ano ba ang, sa iyong tanong, sabi ni Kristo, ano ba ang nasusulat o nakalagay sa Ten Commandments? Yan. Kaya dito mga kapatid, hindi yata alam ang naturang depensor dahil gusto niya na ipiktura natin yung naturang version. Ipasend sa'yo para naman sa kapakanan ng nakikinig. Babasahin ko yun mamaya para sa konklusyon. Pwede ba yan mahingi namin, brother, minsan? Yan. Humingi talaga siya. Nagmakaawa talaga na maaari bang isend mo yan sa akin para sa aking konklusyon, upang iparating daw niya sa kanilang sa mga nagsubaybay sa naturang live streaming, Lucas 18:20 po yan. Ibig sabihin, hindi pala alam niya ang isang sali ng Biblia. Now, sarihan nang nabasa niya ito, ang kanyang palusot na naman ay hindi po yan tama na Biblia. Yung Kristo na umano na nagsabi sa Lucas 18:20 ayon sa Bibliang Ingles, Living Bible, speaking Kristo daw umano yun, sabi niya, mga kapatid. Ano yan? Ang batayan natin, Bible, Biblia, o referensya? Bible at references. Ibig sabihin, anong sali ng Biblia gagamitin? Sayang yung pangalan niyo, Bible Baptist kayo.
Tapos nang mabasa na, ha? Sabihin ninyo, piking Kristo ang salita. At sabihin ninyo, mali yung sali ng Bible na ginamit ko dahil nabasa. Ha? Ano yung relihiyon? Bible Baptist. Sabi niya, wala yan sa Greek. Dapat yung relihiyon niyo, Greek Baptist na lang, hindi na Bible Baptist. Dahil kapag mayroong mabasa, mga kapatid, iiwas na. Ang kaniyang palusot, mali daw umano yung salin. At ating ipapatuloy, mga kapatid. Okay, ayun po, Brother Mencero. Pwede raw po ba namin mahingi? Pasend niyo po sa akin yung ginagawa. Kahit yung moderator, sumali na din, mga kapatid. Kahit ang moderator, sumali na sa naturang pag-uusap. Eh, hindi naman siya yung kanyang kasamaan, hindi naman nagtawag sa moderator, pero yung moderator, sumali na din, mga kapatid. Gamit niyo rin po na translation ng Lucas 18, yung kanina. Pasend po sa atin. Yes, moderator. Isend ko ito, moderator. Okay. Okay, so next question na lang, no? Pwede mo isend sa akin, may hingiin ko yan, no? Mag-present ako. Sa episode... Okay. So yan, mga kapatid. Hindi talaga alam nila. Pero kahit nabasa niya, dahil meron siyang nakita, dahil meron nag-send sa naturang sali ng Biblia, nabasa niya, mga kapatid. Sabi niya, walang nakalagay na Ten Commandments. Yung hindi pa niya nabasa. Dahil sa akin, mayroon akong naturang sali ng Biblia. Kaya ang kaniyang Biblia, dahil hindi niya nabasa doon salitang Ten Commandments, kaya ang kaniyang argumento, hindi ko dito nababasa. Nang binigyan na siya dahil may nag-picture tapos yesen sa kaniya, ang kanya ng palusot, mali ito. Wala daw umano ito sa original. Eh paano yung ating batayan? Bible at references. Sabi niya, move on na, Brad Warren. Amin sa Hero, move on na daw tayo. Move on. Dito, mga kapatid, aking ginawa ito upang, dahil may nagtanong kasi ano pa ang nangyari sa inyohang talagayan. Although nakalagay naman dyan sa ating Facebook at sa kanilang Facebook page, mga kapatid. Ginawa natin ito upang ating pag-aralan na yung mga Baptist pala, mga kapatid, hanggang sa angkin lamang na umano sila iligtas. Alam niyo ba na dito, mga kapatid, sa next nga tanong ko sa kanya, ito po, mga kapatid, ating pakinggan. Dos Jess, kapag ating ipagpatuloy pagbasa, sabi dito, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tanong. Dahil mayroon palang mabubuting gawa. Yung pagsunod ng utos, makasama ba yan sa ating gawa? O makamabutis ng gawa? Yan. Ginamit ko ang episode 2 dahil siya ang gumamit din sa episode 2 utso. Episode 2 utso, mga kapatid. Kung ating basahin yan, dito, mga kapatid, ating basahin. Ating palakihin, mga kapatid. Dito sa episode 2, versikulo 8, ginamit na ito sapagkat, sabi dito, mga kapatid, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ginamit niya ito. Naumano, sabi dito, kanyang conclusion dito, wala nang utos, padwarin, sa Hero. Sanaybe, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag
magmapuri. Hanggang dito lang siya. Kaya ginamit po ang dos des sa naturang talata din, versikulo kapitulo, nga ang sinabi dito, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yan. Na mga inihanda ng Diyos nang una upang siya nating lakaran. Mayroon pa lang tinatawag dito inihanda na mabubuting gawa. Ang tanong ko sa kanya, mga kapatid, balikan natin yung aking tanong sa kanya. Ang aking tanong sa kanya, ito po, mga kapatid, tinggan po natin ang tanong ko po sa kanya. Makasama ba yan sa ating gawa? Nang utos? Nang utos? Gawa. Mabubuting gawa. Dahil mayroon palang mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Yung pagsunod? Yung pagsunod? Nang utos? Nang utos? Makasama ba yan sa ating gawa? O makamabuting gawa? Makamabuting gawa. Hindi po makasama sa ating gawa. Hindi po makasama sa ating gawa. Yan. Dito, mga kapatid, huli na naman. Sabi niya, hindi. Sabi niya, mga kapatid, hindi makasama sa ating gawa. Ibig sabihin, sangayon pala siya na yung pagsunod natin bilang mga Adventista sa utos ng Diyos, ligtas, niligtas tayo ni Kristo, pero sa versikulo 10, mayroong inihanda na mabubuting gawa. Tanong, yung bang pagsunod natin sa utos ng Diyos, yun ba ay makapagbigay sa atin ng mabuting gawa o makasama sa ating gawa? Sabi niya, hindi makasama. Ibig sabihin, yung pagsunod sa utos ng Diyos, maka, yun ang tinatawag o tinutukoy na mabubuting gawa. Kapag hindi ka sunod sa utos ng Diyos, masama, talaga, makasama talaga sa gawa. Ibig sabihin, hindi ka totoong ligtas niyan. Kaya wala na siyang palusot dito. Sabi niya, makasama, dahil ang tanong ko sa kanya, makasama ba o hindi? Sabi niya, hindi makasama yung utos. Kapag sundin o mano, hindi makasama, mga kapatid. Okay. Ating pakinggan ang kanyang mga sagot, mga kapatid, na inaamin din niya. Okay, dahil inaamin mo na ang pagsunod ng utos, makapagbubuti pala ito ng gawa, tanong, yun bang pagsunod ng utos de lang paksa mo is de yung utos, yun bang pagsunod ng utos ng Diyos? Yun bang pagsunod ng utos ng Diyos ayon sa Efesios 2, de sabi mo yung utos makapagbigay ng mabuting gawa? Kasama ba yan sa biyaya o grace? Dahil kapag meron kang grace, mayroong utos. Kasama ba yan? Hindi. Hindi. Dito naman, mga kapatid, binago naman ang kanyang statement, ang kanyang sagot. Sabi niya, yung pagsunod ng utos ng Diyos, makapagbigay yun ng mabuting gawa. Ibig sabihin, hindi ka masamang tao. Maging masama ka kapag hindi ka tutupad sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, ayon siya sa unang tanong natin na yung utos ng Diyos, kapag sundin, makapagbigay ng mabuting gawa. Nang tinanong ko naman siya na kasama ba yun sa grasya yung pagsunod sa utos ng Diyos, dahil sa versikulo 10, mayroong inihanda ng mabuting gawa. Sabi niya, hindi kasama. Ibig sabihin niya, resulta po yan. Okay, mute. Okay, wait lang. Masagot ako, pangit eh.
Okay, hindi kasama sa biyaya yan. Kaya balikan mong nine, not worse, not of ourselves. Yan ay resulta ng kaligtasan, niligtasan. Yan. Resulta daw umano ng kaligtasan. Ano yung resulta? Ligtas ka dito sa verse 9, sa 8 hanggang 9, ligtas ka. Dito sa just datapuat. Ano bang ibig sabihin ng datapuat? Datapuat. Kaya nilalang ka ng Diyos kasi ligtas ka. Nilalang ka sa mabuting gawa kasi iniligtas ka ng Diyos eh. Kaya ka doon lalakad sa mabuting gawa. Next question. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, nang iligtas ka ng Diyos, grace, biyaya. Sabi mo, kaya lalakad ka sa mabuting gawa. Sangayon ka pala na yung paglakad sa mabubuting gawa, yun ang pagsunod ng utos dahil yan ang dahil sinagot mo yan kanina. So, sangayon ka pala na yung paglakad pala na sa mabuting gawa, yun ay pagsunod ng utos. Tama o hindi? Tama yan. Yeah. Malinaw po yan. Maliwanag po yan. Tama talaga, sabi niya. Tama yun. Yung mabubuting gawa, pagsunod yan ng utos ng Diyos. Resulta yan ng kaligtasan. Yan ha? Tama yan. Next question. Wala ka bang nababasa sa aklat? Okay, dito mga kapatid, dahil ginamit niya ang writing si Ellen G. White. Eh. Pag ipalabas niya na sabi niya, si Ellen G. White umano nagutos na ang kaligtasan ay sa magitan ng utos. Pagsunod ng utos, sabi niya mga kapatid, ginamit niya ang writing si Ellen G. White. Kaya nagtanong ko dito. Ellen G. White, na yung kaligtasan by Christ, by faith, at yung utos, resulta lang yun ng resulta lang yun ng kaligtasan. May nabasa ka ba or wala ka pang nabasa? May nabasa ako niyan. May nabasa ako niyan. Ayan. Diba? Mga kapatid, dito, nahuli talaga. Gumamit sila ng writing si Ellen G. White upang i-atake sa pangampalataya natin. Sabi nila, si Ellen G. White umano, nag-utos na ang kaligtasan daw umano natin ay sa magitan sa pagsunod ng utos ng Diyos. Kaya, at tinanong ko siya, wala ka bang nabasa sa writing si Ellen G. White na ang kaligtasan din sa magitan ni Kristo, by faith, by grace, may nabasa ka ba? Wala, sabi niya. May nabasa ako. Yan ha, maliwanag ko yan. Pero kinontra din ni Ellen G. White, kaya dito rin. Sabi niya, kinontra daw umano ni Ellen G. White. Ako sa kontra-kontra niya, sapagkat sinabi doon kanina sa dakong awa, yes. Baka akong na propeta si Ellen G. Dito mga kapatid, nag-yes ako dahil inaamin niya eh. Ha? Nahuli talaga. Pero ang kaniyang palusot, kinontra daw umano din ni Ellen G. White. White, baka akong, kaya ngayon so, gagawa siya ng ganyang sabi pa niya, baka akong daw umano. Trina, gagawa din siya ng ganito. Kinontra niya yung una, so paano ko paniwalaan ni baka akong nga propeta? Next question. Dahil inaamin mo ngayon at maraming nakikinig, bakit hindi mo sinama yan sa iyong presentation na may nabasa ka pala na ang kaligtasan by Christ at yung pagsunod sa utos is resulta lang yon ng kaligtasan, bakit hindi mo yon sinama sa iyong presentation? Sagot. Pwede mo ba mahing? Okay, mga kapatid. Dito, mga kapatid, huling-huli talaga. Inamin niya na may nabasa din ako na ang kaligtasan sa magitan ni Kristo, by faith, by grace. Pero yung kanyang binasa, yun lang gusto niya. Pero yung nabasa din niya na by grace, hindi niya sinama sa kanyang presentasyon. Paano kami maniwala sa inyo? Dahil yung karakteristik pala ng mga depensor ng Baptist, ganito. Kapag mayroon silang makikita na i-atake sa atin, gagamitin nila. Pero yung author, mayroon pala siyang paliwanag doon, bandang huli.
Kaya tama yung kanyang sinabi na ang pagsunod natin sa utos ng Diyos, bunga, resulta po yan ng kaligtasan. At yan ang kanyang pinatunayan dahil inaamin niya na ito ay nabasa niya sa writing si Ellen G. White. Hindi lang niya sinabi, mga kapatid. Akin? Dahil mahuhuli siya eh. Dito, mga kapatid, maliwanag talaga at glory to God. Glory to God, mga kapatid. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunod. Sa ibang namang video, meron namang isang Catholic faith defender ang ating bigyang reaksyon. Magbigay tayo ng komento reaksyon sa naganap namin talaga yan. Muli yung lingkod, Brad Warren Bicirel. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panunod.